Good evening mga Puppy Birds. Nandito naman tayo sa panibagong vlog. March 26, 2022. Huwag niyong kalimutan yung subscribe, like, comment, share, at pindutin yung multiplication bell para updated kayo sa mga videos ko. Lalo na sa mga viewers ko dyan, subscribe, nasa mabuti kayong kalagayan. Kailangan ingatan natin yung sarili natin kasi ang buhay natin isa lang. Hindi natin pabayaan yung sarili natin, lalo na sa ating kalusugan. Kailangan importante natin yan. At dito na naman ako para sa panibagong vlog sa inyong lahat. Na sana huwag niyong kalimutan yung subscribe po para updated kayo sa sunod kong videos. Itong vlog ko para din sa inyo to, yung lalo na din nagsasabong ang payo ko sa inyo na wala po kayong mapala sa ganyan mga bisyo, kasi hirap talaga kumita ng pira, kunting pira, isasabong. Mga Puppy Birds, wala talaga noong may bisyo pa ako. Nagsasabong ako noon. Hirap talaga ang buhay ko. Ako ay isang security guard. Tuwing sahod ko, isasabong ko. Gusto talaga ako makabawi kasi nabibitin ako sa mga manok na quality. Kaya wala palang mapala sa mga sabong. Kasi sa umpisa, parang maiganyo ka kasi pag mapili mo isang manok na magandang kilatis, kayaan mo na malaki. Pag manalo, yun, maiganyo ka talaga kasi nakikita mo talaga sa galirahan, sa pitmaster, na ang ganda talaga yung mga manok nila, puros maganda. Yung sabong, hindi naman yan daya sapagkat yan ang live yan ang sabong, pero parte sa sugal, hindi talaga yan quality sa isang taong sugarol. Walang sugarol na mayaman, walang sugarol na mayaman dahil sapagkat siya ay nainganyo sa isang bisyon niya na sabong. Ako noon, bago lang ako nag-stop ng sabong, kasi narealize ko sarili ko na tuwing sahod ko naubos sa sabong, pati yung kunting kuwan sa pamilya natin, mainitin sa ulo, lalo niya matalo ko sa sabong. Kaya wala talagang mapapala yung sabong. Ang payo ko dyan sa mga sabongero na hindi addict or addict sa sabong, iwasan ninyo yan. Ang payo ko lang sa inyo, wala kayong mapapala sa sabong. Depende lang yun sa tao. Kasi noong na-realize ko, noong punan ako ng 500, yun, taya ko na 300, panalo, siyempre nainganyo ka, sinanalo ka. Pangalawa, panalo na naman, inganyo ka pa rin, naghabol ka ng sultada. Pagkasunod sultada, panalo ka na naman, hindi, pira mo malaki na kasi nainganyo ka sa mga manok. Nakikita mo talaga yung manok sa plastada sa isang pitmaster. Kaya nga ang tawag sa isang sabong, sure ball o hindi. Ayun, tumaya ka ng malaki kasi hinahabol mo yung kilatis sa isang manok na malaki talaga. Ang ganda, quality. Hindi mo pala alam yung kalaban, may tari pala. Pero quality yung tinatayaan mo. Pagbitaw sa manok, yung pusta mo, 1,000 mahigit, iakala mo yung pinupustahan mo quality. Quality siya, pero naunahan naman siya pag-shuffle sa manok. Oh, di
Siyempre, nagsisi ka na kasi natalo ka. 1,000 maigit ang pusta mo, talo ka 1,000, magkano na lang. Hanggat naubos ang pira mo. Naubos, 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 naubos. Kaya yun, iniisip mo naman, may mautangan ka na. Utang ka na naman. Kahit chance ng utang, utang ka na naman. Kaya yun, pag utang mo, natalo na naman. Paano na naman yun ma-survive? Ang allowance mo. Halimbawa, may trabaho ka. Hindi mo naisip, pati yung mga gamit mo na magandang gamit o anong mga bagay sa gamit sa bahay mo, ibibinta mo na lang kasi lulong ka na sa sabong, lulong ka na sa sugal. Kasi umiyak ng araw na hindi ka makasabong sa isang araw. Kaya yon. Pag ano naman gamit yung nakikita mo na masilbihan, na maprinda o masangla para dahil lang sa sabong. Oh, nandiyan na yon, nabinta mo yung mga gamit o ano mga items sa mga gamit sa pamahay mo. Or TV ba or rip, ibinta mo na para sa sabong kasi ang iniisip mo, inahabol mo talaga yung kwan sa manok na quality. Hindi mo pala alam yung quality isa, quality namang isa, may mga tari yung dalawa. Kaya kahit quality pang manok, kung unahan talaga yung manok, wala, sablay nga nga. Kaya wala kayong mapapala talaga sa sabong, na realize ko. Nagpapasalamat nga ako sa Panginoon na inhiling ko lang talaga sa kanya, na hininto ko talaga ang sabong. Kaya yun, kayong mga sabongero, kayo na lang magdesisyon sa sarili ninyo kasi masisira talaga yung sistema ng pagdala sa isip ninyo. Kaya iwas-iwasan kasi mahirap malulong kasasabong. Totoo yan sa sinasabi ko. Walang sabong, walang sugal na mayaman ka, mapira ka. Mas lamang pa ang talo kaysa panalo. Ang talo ko siguro nasa mga 50,000. Ang talo ko, nagkautang-utang pa ko sa mga kasama. Minsan yung asawa ko, mag-aaway kami. Kaya yon, wala talagang silbi ang sabong. Kaya iwasan na natin yung mga ganyang bagay. Kasi mahirap na. Tayo ang kawawa. Kawawang kawawa talaga tayo. Itong videos ko, sana na-appreciate ko din sa inyo. Yung mga, may mga bisyo sa sabong. Iwasan ninyo yan. Maniwala kayo sa akin. Magdasal lang kayo sa Panginoon. Hindi kayo pababayaan. Isang dasal lang. At para ma-realize mo sa isip mo na hindi pala maganda yung ginagawa ko. Sayang lang yung pira na pinapaguran ko. Sayang lang yung pira na hiniram ko sa mga kasamahan ko kahit saan ako humiram para makasabong. Walang mawapala talaga yung sugal. Yung sabong. Kaya iwasan ninyo yan. Hirap ng buhay ngayon. Hirap na talaga ang buhay. Iwasan talaga ninyo. Masisira talaga ang buhay nyo yan. Dahil lang sa mga ganyang bagay. Ako, noon sa umpisa, nag-umpisa ako sa sabong. Nangako din ako sa sarili ko nga hindi ko to iwanan itong bisyo na ko. Kasi ito ang naman yung paglibangan ko. Pero yun ang paglibangan mo. Wala nga ka, nahirapan ka sarili mo, halos sa katawan mo hindi ka na makabili kasi hinahabol mo talaga yung parte sa sabong. Kasi kapag hindi ka makasabong sa isang araw, parang malungkot ka kasi wala kang paglibangan. Pero hindi mo lang alam sarili mo nga, malaki na pala yung nautang ko, malaki na pala yung na agriyagyabon sa kasama ko. Kaya yun, kaya mahirap talaga ang sabong. At nasa duty ka pa, agaw uras ka para makatalpak yung sabong.
Kayo mga nalulung sa sabong, sana magdasal kayo. Maniwala kayo sa akin. Tutok lang kayo sa Panginoon. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Kasi nandiyan lang sa gilid lang niya siya. Hirap talaga ang buhay ngayon. Eh, lalo na ngayon na walang-wala na. Yung iba, magnanakaw na lang dahil lang sa ganyang bagay, sa sabong. Yung iba, maghanap ng paraan para makatalpak. Kaya yun, ang payo ko sa inyo, mga talpakiro, iwas-iwasan lalo na yung mga babae, yung lagi nagtatalpak. Sira buhay niyo, pamilya niyo dyan. Yung mga ganyang bisyong sabong. Kaya iwasan na ninyo yan. Yun ang payo ko. At saka sana, huwag niyong kalimutan yung subscribe, like, comment, share, at pindutin yung multiplication bell para updated kayo sa mga videos ko. Itong mga viewers ko, subscribe, sana, huwag niyong kalimutan yung kwan ko sa inyo para updated kayo sa mga videos ko. Iwasan ninyo na mga parekoy, yung mga ganyang bisyong sabong. Dasal lang kayo sa Panginoon. Lapit lang kayo. Kung ituloy pa rin yung bisyo na yung sabong, wala kayong mapapala. Maniwala kayo sa akin. Ako lulong din ako noon. Mga 50,000 na siguro ang natalo ko. Pati ATM ko, nasangla pa. Eh, nagpapasalamat ako. May taong lumalapit sa akin na parang malungkot ako. Sabi niya, may problema ka. Ang sabi ko, mayroon. Bakit? Anong problema? Ayun, walang pera. Nahiram ako dun sa kakilala ko. Nahiram ako dun sa kasama ko. Eh, paano ko naman mabayaran? Kaya yun. Sabi niya, iwasan mo na yung mga bisyo. Magdasal ka na lang. Tiwala ka sa akin. Tatanggapin niya sa Panginoon yung mga kasalanan mo na ikaw ay magbagong buhay sa sarili mo. Kasi kapag hindi mo baguhin yung sarili mo, wala ka talagang mapapala dyan sa mga ganyang mga bagay. Iwasan mo na yan. Tiwala ka sa akin. Pumunta ka ng simbahan, ano hiniling mo sa kanya, ay iwasan mo muna. Yung mga sintasyon sa mga yawa yan, sa mga ganyang bagay. Ay, kaya isipin mo muna bago tayo pumasok kanyang ano. Ako, may kasalanan naman din ako sa sarili ko na natanggap ko naman. Okay lang yung natalo ko. Mga 50,000 mahigit yun. Pero nangako na talaga ako, sumpa ko sa Panginoon, nalumpa ako na hindi na talaga ako babalik mga bisyo na yan. Huwag din na talaga ako kuha ng sabong. Wala kang mapapala. Lulong, mahirap ka malulong sa sabong. Lamang pa nga yung talo kaysa panalo mo. Hirap talaga ang buhay. Kaya iwasan na talaga ninyo yung mga ganyang bisyo. Mga parikoy, mga puppy birds, iwasan talaga ninyo yan. Diyan ako galing sa totoong buhay. Kaya itong vlog ko para din sa inyo to, itong mga sabongero, mga talpakero. Iwasan ninyo yung mga sabong. Awa talaga yung pamilya nyo, lalo na may pamilya kayo. Eh, lalo na yung walang mga asawa. Pag wala ng trabaho, wala nang itatalpak, magnanakaw na lang. Pag mahuli kayo, kulong kayo sa kulungan, magsisi na kayo. Ulahin ang pagsisisi, mga puppy birds, ulahin ang pagsisisi. Hanggat kaya pa natin sa sarili natin, pigilan na natin yung mga ganyang bagay, yung sugal. Hirap na talaga yan. Ako, nangako na ako, hindi na ako babalik ganyang bagay. Hindi na sila makapira yung mga pitmaster sa akin. Kaya yung iba, naawa din ako. Sa tingin ko, halos hindi na nga ako makain. Tanghali.
panghapunan. Inuna lang yung talpak, sabong, kasi naghahabol para manalo. Hindi nila alam, qualities puros ng mga manok. May mga tari yan, dalawa. Sa tingin mo, quality yung pinupustahan mo, hindi mo wala alam. Doon pala yung manok, yung isa, mas quality palang pumalo. Ngayon, talo ka na naman. Hirap talaga ang buhay. Kaya, ang payo ko sa inyo, mga puppy boards, ito, mga panood to itong videos ko, na sana, paniwalaan po ninyo ako. Iwasan ninyo. Dasal lang kayo, dasal. Dasal lang sa Panginoon. Dasal lang. Ito, may sarili akong santo ninyo. Ito. Yan, santo ninyo ko yan. Kaya lagi ako nangihiling sa kanya. Binigyan din ako ang opportunity. Binigyan ako ang opportunity na, ayun, na feel ko talaga yung sarili ko, iba pala. Mahirap pag malulung ka. Yan. Wag lang yung talunin yung mga ano, yung nasa utak nyo yung mga yawa. Kasi yawa yung dala sa isip natin eh. Kasi nalagahabol tayo sa panalo. Hindi mo pala alam, parehas dalawa yung may tari, yung dalawang manok. Kaya, kayong mga talpakiro, nakikiusap lang ako sa inyo, yung mga sabungiro, na iwasan ninyo na, dasal lang kayo, para maisa yung pamilya ninyo. Mahirap na, dami mga nagsasabong, watak na watak yung pamilya dahil lang sa ganyang bisyo. Kaya, ito ang ipapayo ko sa inyo, dasal. Hiling lang sa Panginoon na magbagong buhay ka. Hiling ka sa Panginoon na imbahin mo yung isip sa sabong. Hiling ka sa Panginoon na ikaw magbagong buhay dahil lang sa pamilya. Kasi kapag malulung ka, kawawa talaga ikaw pati yung pamilya mo. Kaya yun mga talpakiro, talpakira, na sana makinig kayo sa vlog ko ngayon. Alas 7:39 kasag ngayong gabi, March 26, 2022. Kaya nasana subscribe kayo, like, comment, share, pindutin yung multiplication bell para updated kayo sa mga videos ko, para din na makikita din sa mga ibang tao itong videos ko. Isishare lang po ninyo na para makatulong din tayo sa mga tao na na magbagong buhay dahil sa bisyo sa talpak ng sabong. Huwag niyong kalimutan, at marami pong salamat, at mag-iingat po kayo dyan palagi, na sana magbagong buhay na tayo. Mag-isip na tayo, magising na tayo sa katotohanan nating sarili. Tayo pa rin napapahamak sa sarili natin, tayo pa rin nagpapahamak sa pamilya natin. Kaya magising na tayo mga puppy birds, ha? Huwag na kayo magpadala ng mga ganyang bagay. Kasi mahirap talaga ang buhay. Ang buhay ng isang sugarul. Maniwala kayo sa akin. Kaya pinapayuhan nga ako sa asawa ko, hindi ako nakinig noon. Pero doon lang ako na-realize yung nakikita ko sa YouTube. Noong lalaki na talo sa sabong na, ang edad niya, 26 years old, natalo ng 1,000,000. Doon ko na-realize na sinasabi niya na sayang lang yung pera na pinaghirapan niya. Lahat ng mga gamit niya ay binibintan niya dahil lang sa talpak sa sabong. Doon na-realize niya na tumigil siya, nagdasal siya sa Panginoon, humigit siyang payo sa Panginoon. Nadinig din yung payo niya sa Panginoon, kaya ito, tuloy pa rin daw na ang buhay niya. Pero okay lang yun, kasi life lang daw ang buhay. Ganyan talaga. Pero sa sunod, yung mga puppy birds, na sana itong vlogs ko, huwag niyong kalimutan subscribe, like, share, comment, at pindutin yung multiplication bell para updated kayo sa mga videos ko. At maraming salamat, at mag-iingat kayo dyan palagi, na dasal lang tayo, madinig nyo sa Panginoon natin, na para tayo mabagong buhay. Katulad din sa akin, nagbagbagong buhay ako.
Nagpapasalamat din ako. Oo. Na kayo, huwag kayong mawala ng pag-asa. Lagi kayong manalangin. Panalangin lang. Yun lang talaga. Wasak yung pamilya natin pag pumasok tayo ng ganyang bagay. Pumasok tayo ganyang bagay, wasak. Magkautang-utang sa kabila, kanan. Huwag. Hindi natin itolerate yung sarili natin para tayo ay manalo sa isang talpak, sa isang sabong. Maniwala kayo sa akin. Maniwala kayo sa akin. Dasal kayo. Dasal kayo lang. Dasal. Maniwala kayo sa akin. Kayo lang nakatulong sa sarili nyo. Gabayan nyo ang dasal sa Panginoon. Totoo. Kaya huwag kayong kalimutan. Like, comment, share, subscribe. Pinutin ang multiplication bell. Mga pabibirds, at maraming salamat at mag-iingat kayo palagi. Nasunod kong videos para updated kayo. Thank you. Bye-bye. Psst.